dalawampung naggagandahang mga daan sa ating mundo. Araw-araw tayong naglalakbay sa iba't ibang klase ng daanan at lahat ng daanang iyon ay may kakaibang ganda. Ngayon ay nandito tayo upang pag-usapan ang 20 mga naggagandahan at mga pinakakakaibang daanan sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Ang panguna sa ating listahan, ang North Yungas Road. Ito ay matatagpuan sa Bolivia at kilala rin ito bilang Road of Faith. May haba itong 56 na kilometro. Isa lamang ang daanan nito at walang harang ang gilid, kung kaya't ito ay itinuturing na napakadelikado. Kung iisipin, talaga namang delikado ito dahil 2,000 feet ang taas nito mula sa kalupaan. Ang pagiging delikado nito ang nagpasikat sa daanan ito at naging popular ito noong 1990s. Ikalawa sa ating listahan, Le Passage de Gua. Matatagpuan ang daanang ito sa France at kilala din ito sa tawag na Disappearing Road. 2 beses sa isang araw kung matabunan ng tubig ang daanang ito. May haba ang daanang ito na higit 4 na kilometro at kung mayroong hindi inaasahang maaabutan ng pag-agos ng tubig dito, may mga rescuer na nakaabang dito. Ikatlo sa ating listahan, Route 1. Ito ay matatagpuan sa Iceland. May haba itong 1,332 kilometro. Ang highway na ito ay mayroon lamang 2 daanan at limitado ang bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan dito sa 90 kilometers per hour. 1 linggo ang kinakailangan upang mabuo o madaanan ng highway na ito sa tag-init. At kung panahon naman ng taglamig, 2 linggo ang kinakailangan upang ikaw ay makadaan dito. Ika-apat, the China-Pakistan Friendship Highway. Ito ay nasasakop ng parehas na bansang China at Pakistan. May haba itong 1,300 kilometro. Nabuo na ito noong 1779 ngunit binuksan lang ito sa publiko simula noong 1986. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamatataas na daanan sa mundo at dati pa itong kilala bilang isang pook pasyalan. Ikalima, the July 9 Avenue. Ang magandang daang ito ay matatagpuan sa Buenos Aires, Argentina. Ito ang pinakamalawak na abinida sa buong mundo at kinuha nila ang pangalang ito sa Araw ng Kalayaan ng Argentina. Mayroon itong 7 daan sa bawat direksyon kung kaya't ito ay may kabuuang 14 na mga lanes. Sinimulang planuhin ito noong 1888 ngunit sinimulan lamang ang paggawa nito noong 1935. Ika-6, Capulin Volcano Road. Matatagpuan ang daang ito sa hilagang silangang New Mexico, USA. Bukas ang daanang ito para sa mga sasakyang gustong abutin ang parking lot sa mismong kalapit ng bulkan. May taas itong 2,924 na metro. Ang huling beses na pumutok ang bulkan ay pinaniniwalaang 58,000 hanggang 62,000 taon na ang nakalipas. Ika-7, Cardung La Paz. Matatagpuan ito sa bansang India. Ito ay may taas na 7,582 feet. Hindi pa rin ito pinakamataas na daanin sa mundo kahit na ito pa ang sabihin ng mga souvenir na mabibili mo doon. May daanan na ito patungong Central Asia. 10,000 mga kamel at mga kabayo din ang dumadaan dito taon-taon noong unang panahon. Ika-8, the 7-Mile Bridge. Matatagpuan ito sa Florida Keys. Sinimulan itong buuin noong 1909 at agad naman natapos noong 1912. May haba itong 6.8 miles, may 2 tulay dito kung saan ang isa ay para sa mga siklista o sa mga taong naglalakad lamang at ang 1 tulay naman ay para sa mga sasakyan. Ika-9, the Great Ocean Road.
Ang Great Ocean Road ay binuo ng mga sundalo sa pagitan ng mga taong 1919 hanggang 1932. May haba itong 240 kilometers at matatagpuan ito sa timog silangang bahagi ng Victoria, Australia. Pagdaan mo dito, makikita mo ang 12 apostles. Ito ang isa sa mga pinakasikat na paukpasyalan sa Victoria, Australia. Binuksan ang daanang ito noong 1932. Ika-10, Atlantic Ocean Road. Ito ay kilala din bilang Road in the Ocean. Matatagpuan ito sa mga isla ng Norway. May haba itong 8 kilometro. Ang pagpaplano sa pagsasagawa nito ay nagsimula noong 1980s at natapos din agad ito noong 1989. Ang Atlantic Ocean Road ay kinilala bilang pang-siyam sa mga pinakabinibisitang paukpasyalan sa Norway. Ika-11, Lombard Street. Ang San Francisco ay binubuo ng maraming mga burol. Isa itong sikat na daan sa San Francisco dahil sa mga paliko-liko o mga zigzag nito. Ito rin ay pinangalanan bilang pinakabaluktot na daanan sa mundo at matatagpuan ito sa bahagi ng silangang San Francisco. May sukat itong 600 feet at pababa lamang ang daanan nito. Ginawa ito ng ganito upang magdahan-dahan ng mga sasakyan dahil karamihan sa mga driver ay hindi na kinaya ang katarikan ng burol. Iniwas nila ang mga ito sa posibleng aksidente. Ika-12, James Dalton Highway. Ang daang ito na may habang 400 miles ay may tuturing na isa sa mga pinakamalulungkot na daanan sa kabuuan ng Amerika. Kung ikaw ay dadaan dito, malamang ay aabutin ka ng 3 sa daan. Kailangan rin ay isa kang magaling na driver pag dumaan ka dito dahil may mga ilang pagsubok na matatamasa dito. Ang ilang halimbawa na lamang ay ang ulan, niebe, mga oso at makapal na hamog. Kailangan rin na isang magandang uri ng kotse ang dala mo dito dahil maaari kang malambutan ng gulong. Magdala din ng sobrang gasolina dahil sa haba ng daan na ito, hindi mo alam kung kailan ka mauubusan. Ika-13, The High Five Interchange. Ang interchange nito sa Dallas, Texas ay kinailangan ng $261 million upang maipatayo. Pinalitan nito ang dating Cloverleaf Interchange na noong 1960s pa gumagana. Isa lang ito sa 5 interchange na mayroon sa Dallas. Kabilang na sa iba pang mga interchange ay ang Central Expressway. Ang sukat ng kabuuang interchange ay 2.3 meter square feet at nabuo ito noong taong 2002 hanggang 2005. Ika-14, Canton Avenue. Sa Pittsburgh matatagpuan ang isa sa mga pinakamatitirik na daanan sa mundo at ang pinakamatirik na daan sa Amerika. Ito ang pinakamatirik na pampublikong daanan. Bilang pagsubok, sinusubukan ng mga siklista na akyatin ang matirik na daanang ito ngunit karamihan sa mga taong sumusubok nito ay hindi ito nakakayanan sa unang subok lamang. Ika-15, Cherokee Skyway. Ang skyway na ito ay may habang 69 kilometers. Kinokonekta nito ang Tennessee at North Carolina. Sinimulang planuhin ng Cherokee Skyway noong 1958 at noong 1996 lang ito natapos. Kulang-kulang nasa $100 million ang nagastos sa pagbuo nito. Ika-16, The Magic Roundabout. Ang Inglaterra ay kilala sa mga magaganda nitong roundabouts. Isa sa mga pinakakilalang roundabout dito ay ang tinatawag na Magic Roundabout. Hindi ito ang palabas sa telebisyon noong 60s hanggang 70s. Isa itong malaking roundabout na matatagpuan sa Swindon, England at binubuo ito ng 5 pang mas maliliit na roundabouts. Napangalanan nito bilang pang-apat na pinakanakakatakot na junction sa Briton noong 2009. Ika-17, ang Hana Highway.
Isa ito sa mga pinakasikat na paokpasyalan sa Maui County, Hawaii. Sa 103.6 kilometers na haba ng daan, makakatagpo ka pa ng ilan pang atraksyon tulad na lamang ng mga talon at iba pa. Mag-iingat nga lang sa pagmamaneho dito, lalo na sa mga tulay na pang isang sasakyan lamang at mga matatalim na paliko dahil ito ay talagang delikado. Huwag hahayaang maninlang ng mga magagandang tanawin sa paligid. Ika-18, The Guliang Tunnel. Ito ay matatagpuan sa China. Bago pa man ito naging isang tunnel o lagusan, natanggal na ito sa sibilisasyon. Ngunit sinikap ng mga residente na baguhin at pagandahin itong muli. Sinimulan nila itong planuhin noong 1972 at ang kanilang sariling budget din ang ginamit nila dito. Dumating pa sa puntong nagbenta sila ng kanilang sariling mga kagamitan upang mapondohan lamang ang pagpapagawa sa lagusang ito. Natapos at muli itong binuksan noong 1977. Ika-19, Monumental Axis Central Avenue. Pinangalanan ang pangunahing daang ito na Ministries Esplanade. Ito ang ibinigay na pangalan dito dahil napapalibutan ang daang ito ng iba't ibang ministry at mga gusaling may kaugnayan sa gobyerno. Naitala ang Monumental Axis Central Avenue sa Guinness Book of World Records dahil ito ay ang pinakamalawak na sentral at maraming mga puok-pasyalan na makikita rito. Ika-20, Stelvio Pass. Ang pinakamataas na daanan sa gilid ng isang kabundukan ay matatagpuan sa Hilagang Italia. May taas itong 9,045 feet. Ang Stelvio Pass ay ikalawang pinakamataas na daanan sa gilid ng kabundukan sa buong mundo. Tuwing katapusan ng Agosto at kung minsan naman ay simula ng Setyembre, isinasara ang Stelvio Pass sa mga sasakyan ngunit ang mga siklista o ang mga nagbibisikleta lang ang kanilang pinapadaan. Nasa 12,000 siklista ang lumalahok sa okasyon na ito taun-taon.